Today on TNT Pop Show. Pag sinabi ko Pinoy, sabihin niyo hoy! Hoy! Kami magkakasama, kami panalo na yan ang yara. Let's read our first shout out from our Katropops. Ito na, si at I Love Mel J. Sabi niya, this is from the episode with Kyo where we played Bring Me. Sinabi ko, gusto ko sanang buhatin si Adriana kasi napaka small niya talaga eh. Grabe ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Ang dami niya pong tawa, guys, ha. Ha, 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 ha. Grabe siya, oh. Yun lang yung comment mo, I love Mel J. Tumawa ka lang. Okay. Pero ito pa ang nakakaaliw na saya shoutout from our next katropop. Sabi ni at I love Darren underscore 24. Oh, I love you too. Aww. Ang galing talaga sa instructions ni Darren. Game na game palagi. Ang galing ng teamwork nila ni Miss Adriana. Napasigaw din ako eh. Kami din. Napasigaw din kami. Oo, telepathy lang po talaga yung ginamit namin dun. Teamwork talaga. Okay, oo. Ito naman saya, shout out para naman sa Pop Dreamers ni Gandaras. Ang sabi ni Lauren De Castro, ang layo na nang narating nila. Sobrang deserving ng mga contestants na nakapasok pa din hanggang ngayon. Kudos to you guys. Keep on dreaming and reach for your goals. Speaking of dreams, it is no longer a dream for us to win gold sa Olympics dahil last July 26, nakamit na natin yung dream na yun because we won our first ever Olympic gold medal sa Tokyo 2020 Olympics. So we would like to extend our biggest shout out and of course to our country's pride. Congratulations po, Miss Heidelin Diaz! Grabe! Yes! You have shown not only the Philippines but the whole world that with the right amount of determination and hard work, talagang lahat ng dreams mo posibleng mangyari eh. Kaya maraming salamat Katropop for lifting all of us up. Yes! Girl power, yan ang Pinay! At alam nyo ba kung saan pa may Pinay power na malakas? Ay, dito lang yan sa Pop Pinoy. Let's watch this! Intense popsiklaban ang naganap sa Pop Pinoy stage last Sunday as our Magic Pop 8 gave their take on the freshest hits of this generation. Samahan pa ng pangmalakas ang virtual reality stage that took the competition to the next level. Ang tumatak lang talaga sa performance niya sa akin is nag-level up talaga yung confidence niya. All throughout it, parang I was saying out loud, I love them! Mapa-virtual world hanggang dito na kayo sa harap ko. Nakuha niyo ako. With level up tension from direct and honest comments ng pinakabagong headhunter, the OPM rocker champ, Mitoy Yunting. Parang hindi ko nakita yung lahat sa inyo ngayon ah. Parang hindi nyo natandaan yung blocking nyo rin. Huwag kayong mag-relax. Dapat step up lahat. Alam nyo, nalulungkot na ako talaga eh. Medyo nakulangan talaga. Sino sa Magic Pop 8 ang magpapaalam? At sino naman ang patuloy na magpop-up si Club? Pero bago ang mainit na tapatan sa Pop Pinoy stage, isang pop-tastic Saturday afternoon muna ang hatid ng girl group na palaban hanggang dulo, walang susuko. Iyan ang motto nila. Ang Poptastic Dreamers ng Manila, Yara! Hi everyone, I'm Jelu. Hi, my name is Kim. Hi, my name is Krista. And we are Yara! Yes! Yara! Yara! Wait, parang kulang kayo. Asan si Roacher? Unfortunately po, masama po yung pakiramdam niya. That's why she can't come today. Nako, get well soon kung saan ka man ngayon. Yes. Sana next time na pagbisita niyo dito sa TNT Pop Show, may kasama na natin sila. Pero, balita ko, 2017 pa lang, nag-start na yung grupo niyo. So, I'm curious, paano ba nabuo to? Wala pa silang dalawa noon, 2017. Original group consists of 4 members as well. Then yung group namin na, yung group name namin na Yara is from our initials. Sumali kami sa isang competition, which is K-pop competition. Later that year, same year, dumating sila through auditions. Pero noong 2019, nagkaroon ulit ng competition, same competition. And then, pag-decide namin na sumali ulit kami. Well, nakita naman natin sa Pop Pinoy na talagang todo rehearse kayo for your weekly themes, no? Ano yung pinaka-challenging na part para sa inyo? Yung pag-iisip ng concept for every performance, kasi dapat mo laging bago yung mapakita sa amin ng audience. Kailangan laging may pop sabog. Sanay si Darren sa mga ganyan. Nako, pati si Adriana. Bigla-bigla yan sa social media, may mga pop sabog yan minsan eh. Oh, tama. Hindi. Well, eto nga, nitong nakaraang OPM Rock Round, nakatanggap kayo ng unang flop nyo mula kay Headhunter Mitoy. Na-anticipate nyo ba yun? Hindi naman sa na-anticipate, pero po parang hindi po kasi ako nag-expect kung ano po yung result. Kasi po sobrang
kulang po ng preparation. Ng time sa preparation po. Parang halos 2 days lang natin tinapos yung choreo po. So ngayon naman, yung comment na yun, paano nyo na na-incorporate sa grupo nyo yun? Parang isa-isa kami, magpa-perform kami in front of others. We criticize our own performance. Kasi kung comfortable kami mag-perform sa isa't isa, magiging comfortable din kami mag-perform sa lahat. Who do you think your biggest competitor is and what makes you guys different from all those other groups? Yung consistent top one talaga every challenge, which is A4OU. Kasi iba talaga pag nagpa-perform sila, parang concert nila. Ganun yung nagiging feels. But I think what makes us different from them or yung edge namin is yung chemistry. Kasi ilang years na rin kami magkakasama. Yeah. So gamay na namin yung isa't isa pag nagpa-perform. Gusto ko lang sabihin na gamitin niyo yung strength ng iba as your motivation. Despite the pressure, tsaka sa lahat ng mga performance, may halong kaba din. Despite all of that, para sa inyo, what is the biggest learning experience na nakuha niyo dito? Siguro po sa akin personally is be intentional po talaga. Kasi intentional. Grabe yun, partner! Kasi parang pong dati, or hanggang ngayon, is parang madali po akong ma-distract. And with this po, parang natitrain niyo po yung pagiging focus ko, na every performance, dapat mag-level up po. Tapos yung intentional... Yes! No. Nakuha niyo na! Nag-gets namin yun sa galawan mo. Nakalas ako. And for sure, ang daming katropaps na nanonood ngayon na na-inspire sa mga sinabi niyo, no? Gusto ko po sabihin na it's okay to step outside your comfort zone and always be in the moment. Importante po yan. Yeah. Kasi pag nasa competition po tayo, ang daming thoughts na didistract ako kung dapat tama yung ginagawa ko, tama yung steps, yung lyrics. Yeah. Pero it's important to enjoy the performance and yung i-deliver the message of the song. Bukod sa challenges sa competition, ano naman yung mga personal life challenges na pinagdaanan ninyo? Yes. And what did you do to overcome all of these? We had a family business before po sa Pasay. Mm-hmm. And namatay po yung dad ko. That was year 2000. 2 years old pa lang po ako nun. So wala pa po akong memory sa kanya. Then, nung nawala po siya, na-close po yung business namin kasi hindi na po ma-balance ni mama kami and yung business. So she had to make a decision kung yung business ba or yung kids niya. And kami po yung pinili. Oh. Ayun po. So ano naman yung ginawa mo para makatulong syempre sa pamilya mo tsaka sa mom mo? Nag-save ako ng allowance ko every day. Tapos parang sinasabi ko po sa mom ko na, "Ma, baka gusto mong gamitin mo na to." Kasi po, apat po kami magkakapatid and di po ako pumunta sa phase na yung parang rebellious. Always stay at home po ako dahil ko siya kasama, tinutulungan sa mga gawain bahay. Napaka-sweet naman ni Krista. I know! Ano naman yung mga naibaon mo sa competition from your life experiences din? Be strong. Mm-hmm. And it's okay to voice your opinions. Kasi ako kasi, hindi ako, nahihiyain po ako, introvert, na di ko po talaga masay yung opinions ko. Lagi po akong nangangaba. Parehas tayo. Huwag kang mag-alala. How about you, Jello? Anong moment sa buhay mo yung sumubok sa tatag mo? Siguro po, ang pinaka talagang challenging na part ng buhay ko is yung nawala yung mom ko. I was 15 years old or 16 years old that time. Tapos yung papa ko, OFW siya. Tapos I have 3 other siblings, so apat kami lahat. And then yung pinaka bunso, baby pa. So ako, 16 years old, I also need a mom, di ba? Yes. Parang someone to guide me. Kung walang nag-guide sa akin, paano ko sila i-guide? Parang yun talagang sobrang naging challenge. So, parang, ikaw yung panganay sa pamilya niyo? Yes, ako din yung panganay. Pero meron naman akong lola na kasama sa bahay. Kaso, parang lahat ng decisions, halos ako yung gumagawa. Since ako yung kilala nila, parang ako yung lagi nilang nakakasama, ganyan. Pero listening to you now, nararamdaman ko na sobrang strong mo. And maganda yan na nadala mo sa competition, yung pagiging strong. Oh, tsaka ang swerte nila to have an ate like you. Yes. Gusto ko lang din sabihin. Gaano kahirap na angkinin mo yung responsibilities? Parang walang word na makakapag-express kung gaano kahirap. Kasi parang at the moment, yun dun sa moment na yun, hindi mo rin siya maiisip talaga. Kasi bata pa rin ako eh. Marami rin akong iniisip. Siguro ngayon ko na lang nare-realize na parang wow. Nagawa mo pala yun. Nagawa ko yun. Parang feeling ko, carry ko na magkaroon ng 5 anak. Wow! Ready na siya. At a very young age. At syempre ngayon nga, nandito ka na sa Pop Pinoy. Paano ka naman sinusuportahan ng family mo na inalagaan mo before? Actually,
actually, sobrang, dito ko, ano eh, sa competition na to, dito ko nakita yung sobrang pagiging supportive nila. Na kahit ano, minsan kasi natatarayan ko sila. Syempre, pressure yeah, dati normal. Sa work, sure, sa rehearsals, yeah. Natatarayan ko sila na hindi ko sila nakakausap. Pero never silang nagalit sa akin. Never sila nagtanim ng sama ng loob na, parang nakaka, ang sarap sa feeling yeah. na sinesenda nila ako ng video na nanonood sila ng Pop Pinoy. Tapos alam mo yung sigaw talaga, na parang sa akin wala lang siya. Parang, nagpa-perform naman kami. Tapos, ganun talaga sila. Like, wow, ang sarap sa feeling na medyo nakakaiyak din. Kasi yeah. parang ganun pala sila sa akin. Iba yung suporta ng pamilya, iba yung pakiramdam. Right. Nawawala yung pagod and yeah. it makes everything worth it talaga. So it's really nice to hear your story din. Si Kim naman. So far, ang pinaka-challenging po siguro is, yung parents ko po is separated sila and teenage mom and dad po sila. Okay. So, tapos ang nangyari po kasi nun is parang napunta po ako sa tita ko. So siya po yung nag-alaga sa akin and ayun po, nasanay po ako na ako lang po yung nagde-desisyon para po sa akin. Like sure. wala pong nagbabawal sa akin. So even though may guidance ng tita, nakikita ko na independent ka. Gusto ko tanong ngayon, paano to nakakatulong? Yung ikaw yung nagde-decide, alam mo kung anong gusto mo. Katulad po ko na ate Krista, parang sobrang mahihain po kami na i-voice out yung opinion po namin. Yeah. So, eto po, sa Popinoy po, parang medyo na-overcome ko nice. Po siya na nakakapagsabi po ako ng ideas. Mm. Good for so, you. Ayun po. Oh, yeah. Nakakapag-decision siya yes. sa personal life niya. Ngayon naman, as a group, yeah. nagde-decision siya. Nagde-decision na rin siya. At least, nadala mo rin yun sa grupo. Pero of mm-hmm. course, it's really nice to see all of these inspiring stories no, yes. galing sa Yara. Pero what do you admire the most about each other as a group? Gusto ko sabihin, yung kay Ate Jello po, sobrang na-admire ko yung pagiging strong, independent woman. Wow! Opo, kasi lagi siyang sure sa mga decisions niya and lagi... Nagkaiyakan pa ba? Ayun nga eh. Okay, kay Kim na lang. Kay Kim naman. Ano, pagiging lovable niya. Aww. Wow, kasi ano po, parang lahat na nakakausap niya. Parang gaan-gaan ang loob mo pag na-meet mo si Kim. Okay, how about you, Kim? Siguro po kay Ate Jello is, ang dami ko pong natututunan sa kanya. Like sa mga, hindi lang po sa ano, sa pag-share po niya ng skills, also po sa life experiences, and yung mga, para po siyang encyclopedia woman. Encyclopedia, no? Opo, kasi ang dami matututunan sa kanya, like yung mga science. Ang dami niya pong alam about dun, so ang dami ko pong natututunan sa kanya, and sobrang po akong grateful sa kanya. Aww. And kay Ate Krista. ano po, siya din po, sobrang gaan din po niya kasama. Parang halos kami po yung nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kasi po sila po, ate po silang dalawa ni Ate Rocher. So kami po, parang... Tapos po, share lang po. Gusto po namin maging roommates ka, so ayaw po namin magsama sa room. Po. Yung ate nagsasalita, hindi daw pwede. Next time daw. Next baka time. Daw mapuyat kayo, hindi kayo makapag-rehearse. Hindi silang nag-movie marathon, kasi hindi sila natutulog. Kaya naman pala. Para talaga silang family, no? Oo, hindi sila pwede magpuyat. Oo, sabi ni Ate Jane. Jalu. Or kao naman, Jalu. In a way, kasi medyo pareho sila ng personality. Ang ina-admire ko sa kanila, parang bago sila magsalita, iniisip muna nila lahat ng thoughts nila. Parang gano'n. Nice! Ikaw naman, Adriana, na-admire ko sa'yo. Oo, kasali din pala tayo, hindi. That's so nice to see na para silang magkakapatid talaga. Tsaka ang cute ng bonding nila. Sayang nga wala si Rocher, pero next time. But I just wanna ask, itong malaking tanong to, bakit sa tingin nyo kayo ang deserving na manalo dito sa competition na to? Meron kaming chance na manalo. Kasi, yan. Ano eh, parang ilang years na namin dinidream na maging performers talaga, maging artists. Katulad ng mga napapanood namin. Kasi gustong-gusto talaga namin maka-inspire ng iba din na parang lost sa buhay. Siguro hindi man sa pa-perform, parang mahanap din nila yung gusto nilang gawin while they are on earth. Parang yung purpose ganun. Nila. Yes. Nakikita naman namin sa inyo that you guys keep working hard for everything you have now. Kaya we're rooting for you din, Yara. Thank you. Andun yung determination, chemistry, ang dami na. Eto na nga, partner. Bago sila mag-pop si Club sa Pop Pinoy stage,
may hinanda muna silang pop sabong dito sa TNT Pop Show. Wow! Ang kanilang galing sa pagra-rap ay ipapamalas daw sa atin. DJ, drop the beat! Ooh! Ito na! Hey! Yeah. Yara on Popinoy. Let's go. Tanggapin na lamang aking kakakakayahan. Binabato ng mundo ay di natin kasalanan. Normal lang yan, kaibigan. Di ni maiiwasan. Responsibilidad mo na lang kung paano mo to titignan. Hinihila pataas, hinihila pababa. Kung nag-deya ko nasaan. Kaliwa ka na ng pangutya. Hindi mo kaya, walang papalabagay na nagpatibay. At nananatili mga mata mo'y nasa taas hanggang paa mo'y napasalupa. Kailangan maging nariyan ka, gabi man o umaga. Lagi kitang kasama kahit saan pa pupumunta. Kailan man ay hindi nagsawa, kwentong puro problema. May masasandalan tuwing kailangan. Kaya salamat aking ama, kami patuloy na lumalalalaban. Hindi man namin alam kung ito ba'y may patutunguhan. Kapit sa isa't isa, walang maiiwan. Basta't kami magkakasama, kami panalo na yan ang Yara. Grabe naman yung rapping. Yara! Woo! Grabe yung galing nila, pero magpapatalo ba tayo? Parang gusto ko subukan yung rapping skills ko. Kalaban ang kapartner ko today. Nandadamay pa siya. Oo. Ito na nga, susubukan ko. Mic check. Kapag sinabi ko Pinoy, woo, sabihin nyo, hoy, Pinoy! Hoy! Pinoy! Hoy! Kapag sinabi ko Pinoy, sabihin nyo, hoy! Hoy! Okay, go! Salamat to Poptastic Dreamers ng Manila, the talented girls of Yara. Kaya naman, invite them to support you and watch Pop Pinoy para Sunday night nila. Ay, enjoy! Hey! So, invite you na sila. Sa lahat po nung sumusuporta sa amin, Yara, please watch us on Pop Pinoy. Okay, turn ko na. Okay, it's your turn, partner, and I'm so excited. Nakaban na ako. Okay, eto na. 5, 6. Hey, now let me have your attention, now let me just mention. Subscribe to TNT Double Giga Video to watch the one and only TNT Pop Show. Don't be afraid to dream big because the TNT Pop Show kayang achieve. Ay, grabe! Wait, break it down. Akala mo doon na nagtatapos? Hindi pa! Oh my gosh, meron pa! Wait. Please watch all you want our episodes. Okay, go. Binge watch all you want on our episodes on tntph.com/papinoy and our official Facebook and YouTube channel. And join us again next week only here on TNT Pop Show! Bye! See you guys next week! And we are Neo Climax. Parang gusto ko din subukan. Neo Climax. Niyang, meron ka bang ano? Crush ngayon? Sino ka, Yayot? Yung pinaka matangkad po sa akin. Ay! Oh! Ikaw! Huwag nang magpahuli pa! Subscribe na to TNTPH's YouTube and Facebook channels to watch our latest TNT Pop Show episodes. At ituloy na rin natin ang online bonding sa comment section. Like and share this video na. See you next episode, Katropops! Bye! See you!